Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline kasi inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ten, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong mag-alala, hindi po kayong nag-isa. Ito regional, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan ibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludadas kapag nag-usap tayo. Minasan, konnichiwa, magandang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Tignan mo naman. Sabi niya ako na. Kaya daldal ako ng daldal. Yung pala hindi ako. Ano ba yan? Director namin. Magulo rin. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, ng Mag-usap Tayo. Kita niya, nakaano pa ako ha? Kasi meron po kaming pinakikinggan din kung ano nangyayari talaga. Pasensya na po kayo dahil ang dami na namang bagong protocol sa ating bansa. Siguro po narinig niyo naman, nagsarado. Bawal ang Pilipinong pumasok. Aba, nagpanik talaga. And then the next day, pwede nang pumasok. At nagpapasalamat po ako dahil meron po tayong kababayan na talagang nandyan siya. At sinya niya rin sa akin na, malay niyo po magbukas-bukas. And that is true. Nagbukas po para sa ating mga kababayang Pilipino. Ayan na nga po. Teka muna. May tumatawag. Isasarado ko to. Sorry po. Live ako. Gomen nasay. Okay po. Anyway, yun po ang ating mga latest para sa nangyayari dito sa buong mundo. Not only in the Philippines, pero maski po rito sa Japan, as you can see, we're lucky. Lucky dahil tapos na ang SOE sa Japan. At mamaya pag-usapan natin, ano ba nangyari nung nagkaroon ng SOE dito sa Japan? Ano mga naging problema? Mga kung ano-ano. Kaya mga kababayan ko, yung nangyari po sa Pilipinas just last week, na panik ang isip natin, panik ang puso natin, at pati bulsa natin, panik, dahil kung nakabili ka ng ticket, at nabili mo lang sa agency, ang agency rules is, pag halimbawang ganun, hindi kaya assist, that's very sad. Kaya po sa amin, hindi naman sa pag-ano, ang services po namin, tungkol sa ticket, ay talagang, pag nagkaroon ng ganyang problema, hanggat maaari, ina-assist po namin. Hanggat maaari, kung alam namin na, Ops, teka, hindi nila kasalanan ng airline. We'll take care of that. At wala pong booking fee ang hiningi ang airline. Dahil ang booking po ng ticket namin ay direct mismo sa Philippine Airline. Although may agency po tayo, but still, kung ano po yung airline rules, yun po ang sinusundan namin. Hindi po kami naglalagay ng Victoria Travel and Tours na sariling rules. We do the airline rules po. Kaya yung iba po, ma'am, wala na pong naibalik dun sa ano ko eh, kasi nag-cancel po ako ng flight o na-cancel po yung flight ko. Meron pong mga system na ang airline. Kaya po, ang inyong lingkod, Mag-usap Tayo team, ay kumukuha kami mismo direct sa mga rules namin through the airline rules. Kasi ang airline rules po, kung ano yung binigay nilang rules, yun po ang ginagawa namin.
kapares po ng iba. Ay nako, ayaw na po atang pumunta ng asawa ko muna hanggat may COVID-19 sa Pilipinas. So ang ginagawa po namin, kami mismo nagsasabi, ma'am, gawin na lang po natin voucher o kaya gawin na lang po natin ng refund. Yun po na ibabalik po. Pero hindi na po nababalik talaga yung talagang amount na binayaran nyo. But still, hindi masisiro ang ticket nyo, ang pera nyong binayaran sa ticket. Yun naman po ang aming rules is, when it comes to ticketing. Inaayos po namin kung ano talaga yung errand rules, kailangan ibalik yung pera ng tao dahil hindi na siya lilipad. Kung kailangan gusto niyang gawing voucher, magagamit niya for within 1 year. Ganun po, ina-assist po namin sa mga ganung bagay. Kasi very sad to think na ikaw mismo, pauwing Pilipinas, and bigla na lang, hindi ka pala makakauwi na muna, di ba? So yun po, yung mga ganung bagay ay ginagawan po namin ng paraan na kahit papaano maibalik. Pero may certain rules po na dapat sundin. Yan po ang aming team. Mag-usap tayo tungkol sa mga services, kung kailangan nyo ng ticketing, hotel, and everything. Ang aga ko nag-send din. Kasi usually po ang dami nagpapanik ngayon about their tickets. And to explain that, kaya po sinimulan ko yan. Dahil po mga palipad dapat ngayon, kasamang husband, kasamang anak, ay na-cancel ang mga flight dahil may mga rules po. Na mamaya po babasahin natin. Babasahin natin kung ano na naman. Sabi nga, ano na naman yan, Miss Vicky? Bakit ganun? Sabi ko, wala tayo magagawa kasi pinag-iingatan lang tayo because of the pandemic na kumakalat. And I even read some sad story tungkol sa mga, alam mo yon, yung mga marriage, naka-ready na siyang pakasalan. Naka-ready na yung mga papeles ng kanyang mahal. Suddenly, biglang nag-COVID, di naka-uwi. Yan po ang pakinggan nyo later. Pakinggan nyo pang istorya ng ating kababayan na 20 years long distance love affair sila talaga at may baby na sila. Kung paano niyang tiniis, kung paano siyang nag-gaman-gaman sa love story nila ng kanyang mahal. Mamaya po sa One and One, iparinig po namin ang live interview recorded po namin. Abangan nyo po yan. Siyempre, bago ang lahat, nagpapasalamat po kami sa gumawa ng kanta ng Mag-usap Tayo theme song, Mr. Benny Saturno. Siyempre, unahin natin siya ngayon. And of course, ang kumanta naman, walang iba kundi si Miss Ladin Rojas, maganda, mabait at always smiling. At nagpapasalamat din po ako sa ating mga besi-besi, mga friends na nandyan, nagsusuporta. Number one, ang acting best friend, besi-besi, Miss Jacqueline Jose, the super actress, di po ba? At si Miss Judy Ann Santos, isang super actress din, di ba? Na-win siya sa Spain as best actress sa ibang bansa, na-win ang kanyang Mindanao. And for the director naman po, ang ating super director na nandyan pa rin siya, hindi nga lang kami nakikita na ngayon dahil because of pandemic life, hindi siya nakakapunta rito sa Japan kasi madalas po nagpupunta siya rito. Lalo na pag may Tokyo Film Festival, imbitado talaga siya. Very good talaga. Talagang pag pangalan niya nandun, talagang tinatawag siya, ini-interview siya ng mga TV sa showbiz po kasi sikat talaga siya sa buong mundo. Direct Dante Brillante Mendoza, di ba? At syempre, ang sikat na dito si Miss Beverly Kaimen. Panoorin niyo po siya sa YouTube dahil nandyan siya lagi. Marami siyang mga kanta. At ang boses niya talaga live na like what she does here nung January ng first live po natin ng Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Yan po ang ating masasabi. And also, actually, I wanted to read yung ginawa po namin ng aking pamangkin ginawa niya at pinost po ngayon. Kung mababasa niyo po, pinost po ng aking pamangkin ng isang magandang istorya tungkol sa isang prinsipe na kung bakit may hadlang ang saya ng buhay. Mamaya po babasahin ko yan, basta may oras pa po. Kung wala po, paki-check nyo po sa post namin. Today po pinost siyang, kagabi po pinost at mababasa nyo pa rin po. Napakaganda. At yung nakita nyo pong painting doon ay yung charcoal, hindi ata charcoal, ball pencil painting. Yan po ay pinaint naman ng aking apo. Kaya i-check niyo po yan kung okay lang po sa inyo. Pinost po namin ngayon yan sa Mag-usap Tayo. And also, syempre, ang ating tagline, hindi mawawala yan at hindi susunod ng susunod segment. Kung hindi natin sasabihin yan, eto po siya. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan,
hindi kayo nag-iisa. Sa buhay po natin, totoo yan. Maraming sad, maraming bagay na pagsubok dito sa mundo, but never, never give up. Dahil those things are to make you strong, to make you better in life. At lalo niyong mahalin ang inyong buhay, lalo niyong pahalagahan ang araw-araw na pagising natin, we're still alive. At makikita pa natin, makakasama natin ating loved ones, makakausap natin kung halimbawa hindi man natin katabi, andyan na ang mga FaceTime, di ba? So always thank God na whenever we wake up, we always thank God na thank you for giving me another life and make the best, might be the best, make the most of it. Pagandahin niyo po, pabutihin niyo po. Huwag yung, trabaho na naman, ano ba naman ito? Ganun na naman. Nako, ang dami na naman sigurong pabubuhat sa akin. No. The more you think about it na, although alam ko po kasi nagtrabaho din ako sa factory, no? Andiyan yung talagang minsan nagkakaroon ng ijiwaruhan na minsan, I remember when I was working sa factory ng isang McDonald's po na mga lettuce, I was assigned sa isang lugar na tungkol sa tungkol doon sa mga ilalagay sa lettuce na parts. And then after that, I think nasabi ko po ito, I had the experience na napwesto po ako sa walang Pilipino. Napwesto ako, hindi ko nababanggitin kung anong bansa sila. Ang dami nila ron, ako ang napapuntang mag-isa. And what they're doing is, sabihin na natin ijiwaro para to think negative. Biro nyo, sila nagtutulungan. Ako hindi tutulungan. Maski anong gawin kong buhat, maski anong gawin kong hiwa-hiwa, hindi sila tatabi sa akin para itulungan ako. Pero yung isa, makikita mo sila yung grupo nila talagang tulungan pag natapos yung isa pupunta ron. And I just don't mind about it. And what I did, nung ako natapos sa ginagawa ko, I joined them. I joined them na tinulungan ko sila. Tumulong ako sa ginagawa nila. So from there, pag halimbawang magkakasama na kami, tinutulungan na nila ako. Tinutulungan na nila ako na pag nagtapos na sila sa ginagawa nila, tinutulungan nila ako. Pero for a couple of days, tiniis ko po yun, hindi ko pinansyan. I just smile and smile and smile and tell to myself, that's okay, God is with you. And yung po ang nangyari, nung nakita nila ako na tumulong sa kanila nung pagkatapos ko yung talk ako, natapos ko, tumulong ako sa kanila. From that time, naging close po kami. Pero although hindi ko naiintindihan mga sinasabi nila, siguro kung ano man, whatever, kung negative thinking tayo, talagang may itaka, grabe naman itong mga ito. Sila, tulungan ng tulungan. Mararamdaman mo yung feeling na ang sakit, diba? Pero it's okay, it's okay, it's really okay. Think positive. So, and you know what? Those people, naging friend ko pa sila. Naging friend ko sila at pag kumakain kami, sinishare nila sa akin ang pagkain nila. So yun po mga kababayan ko, a simple things na pagsubok ng Panginoon, pagsubok sa atin na kung nangyari man yung mga ganong bagay, don't be wag tanggalin po natin negative. Do something. Sabi nga nila, kung binato ka ng tinapay, bato, batuhin mo ng tinapay. Ay, yung iba nga nagja-joke pa. Lagyan mo ng palaman para talagang very good ka. Di po ba? So, yan po ang ating masasabi for today, mga kababayan ko. Be positive. Always think positive and you'll get the best of your life. You'll be happy. What we want in life is to be happy. And to be happy, you must be positive. And be honest. And always remember, prayer and obey. Prayer and obey. And always remember, God is good. Yan po ang lagi kong tinetext sa mga kababayan natin, sa mga pamilya. God is good. Always think about it. God is good. The more you think positive, the more you think that God is with you, the more you can do better and you feel the happiness in your heart, in your mind, and through your space sa buhay nyo, sa pamilya nyo. Okay po. Ngayon po, pasok na tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Nire-rate po ng inyong lingkod, Vicky Osawa, at in-edit din po ng inyong lingkod. Maraming salamat. Onegaishimasu, manager. Panood. Pag-ibig at pagmamahal. Paano masasabi ang pag-ibig? Kaya hindi lamang para sa iyong mahal sa buhay, kundi para sa kapwa-tao, sa mga gamit, sa mga grasyang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Yan ang pag-ibig. Minsan, bilang tao o kapwa-tao,
Nakakalimot tayo sa mga grasya na ito ay galing sa Panginoon. Naiisip natin na ito'y pinagpaguran natin dahil ikaw ay matalino, nakatapos ng pag-aaral, magandang posisyon sa buhay. Mga kababayan, ang buhay natin ay simple lamang. Hindi bawat posisyon o bawat material o salapi na hawak mo ay magpapasaya sa iyo. Ang una ko pong iniisip sa araw-araw, sa bawat pagising sa umaga, ang Panginoon, ang pasasalamat na ako ay binigyan niya ulit ng magandang buhay na alam kong pupuntahan ko, at kung meron mang pagsubok ay hindi niya tayo pababayaan. Nanghihina tayo ngayon. Ang dami nga naman nangyayari. Ang daming mga virus na pumapanik at bumababa. Nagbabago ang mga plano natin sa buhay. Nagbabago ang mga kaating kaalaman na kahapon ay ganito, subalit ngayong araw na to ay iba. Hindi po natin maaalis yan. Alam natin na kung sino man ang nakatayo na kapwa-tao natin ngayon ay iisa lamang tayo. Kaya anong pasuporte ka pa, kung anong bansa ka pa, kung anong nasyon ka pa, kung anong kulay ng iyong pasaporte ay isa lamang ngayon dahil tayo po ay sinusubukan ng Panginoon. Sinusubukan tayo kung gaano tayo katatag. Sinusubukan tayo kung gaano tayo maniniwala sa Kanya. Maraming bagay sa araw-araw na minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Ang mga obligasyon ay hindi natin alaman kung paano natin masusundan o matatapos. Para po sa inyong lingkod, isa lang ang aking masasabi. Ang manalangin tayo sa Panginoon at ang ating panalangin ay sabayan natin ng pagiging masunurin. Ang isang taong nananalangin, subalit hindi masunurin sa Panginoon. Sa tingin niyo po ba may magandang epekto ito? Huwag po nating hayaan na matukso sa mga bagay-bagay na hindi maganda sa mundo, pumuhay dito sa mundo. Sabi nga po ng lahat, andyan lang si karma, umiikot-ikot lang yan. Magpakatatag po tayo. Kung may mga pagsubok man, ipagdasal po natin sa Panginoon. Ilagay po natin ang positibong pag-iisip. Po tayo magpadahas-dahas sa mga alituntunin ng madaling paraan, madaling gawa at panluloko sa kapwa. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Usawa, nagsasabi na walang pwedeng magdesisyon sa ating buhay sa pang-araw-araw, kundi ikaw sa sarili mo. Kaya po ang masasabi ko, ang buhay mo, hawak mo. Maraming salamat po. Yes po. Ang hina na internet yo to yoway, ne? Internet yoway. Ne? Okay lang yung internet mo? Pero nabuksan mo na? Ah, okay. Kasi po na ang internet ngayon, ang Japan mahina ata internet. Korea to chigate. Anyway, yan po yung aming buhay mo, hawak mo na mag-usap tayo. Yan po yung ini-edit namin at thanks God po yung mga yung pong nandyan ay karamihan ay gawa ng inyong lingkod na bigay ng Panginoon sa atin at nasasabi po natin sa bawat narration na ginagawa po natin dyan. I do hope na nakatulong po yan at kung halimbawa meron po kayong gustong i-share sa inyong buhay, pumasok lang po kayo sa buhay mo, hawak mo. Isa po yung magandang iba-ibang istorya po ng buhay natin, ang nangyayari, at naisi-share ko po sa inyo. And through that, andyan po ang lahat talaga, more on positive. Positibo lang pong pag-iisip. You want to be happy, be positive. Try lang po. Never say no. Tandaan niyo po yan. Meron po akong napanood sa YouTube. Sabi niya, the stupid person in the world is saying no. I said, why?
why do you have to say that, di po ba? Kasi sometimes if you cannot do it, you have to say no, di ba? But if you don't even try and just say no, maybe pwede pong sabihin na natin, that's a bad words. I'm sorry to say that. I'm so sorry to say that. Pero I think it's real. You have to try and say no. If you don't try, why do you have to say no? Try. And means to say your capacity is limited. So when you have the capacity na limited, means to say your life will be limited. So ibig sabihin, you cannot find the easy happiness in life. Di po ba? Kasi if you want to find the happiness in life, you have to go on with the mga bagay-bagay na try and error. Error ba yun? Is it try and error, manager? Right? You have to try. Kung mag-error man, that's it. Di po ba? But you have to try. Pero it doesn't mean pag nag-error ka, another error ulit. You have to be active on that na in a way na kailangan, nangyari na yun, so at least it's a lesson. Hindi yun mo iisiping maging negatibo. Just think about it na it's a good experience. And from here, I can start again. I can find it again. And I'm very sure that someday, I will find the right happiness of my life. Parang paghahanap ng syota, di ba? Bago ka pakasal, I'm sure, I don't know, with my daughter, I promise, na talagang nagkaroon man siya ng relasyon, only one, from the high school nila. Istorya po ng daughter ko, tanong baka magalit sa akin, chinichismis ko siya. From the high school, yun na ang boyfriend niya. At ngayon, sila pa rin. At dalawa na ang anak nila. Pero, it's very seldom, di ba? Like me, nakailang boyfriend. O, di ba? Nakailang jowa, ayun ba yun? Chinismis ko na sarili ko rin. Actually, honest to goodness lang po. Yun lang, simple lang. Honest to goodness. And try. Never give up. As long as you know that it's good and you're helping people through the power from God, you can do it. You can be happy. That's very sure. It might take some time. It might take longer and longer. Pero you will find the happiness in your life as long as you know that you do the prayer and obey. Yan po. Yan po ang aking masasabi kasi lately I've been listening to all the positive thinking of life. Marami po kasing negatibo. Marami nangyari. I just remember last week we have all this trial na, oops, bawal ang OFW. Oops, pwede ng OFW. But I always make sure I support mga kliyente namin na let's be positive. Who knows? There might be changes. Kung pinalitan nilang bigla ngayon ang rules, pwedeng palitan din bigla the next day, which is true. Napalitan, di ba? Kaya this client of mine, hindi ko babanggitin ang pangalan niya, siya nag-share po sa atin na who knows, Miss Vicky, might happen tomorrow na magbago yan. Kaya I have the decision when I do the vlog last week, na malay po natin ang Panginoon nandyan magbago, pero hindi namin win 100%. And it happened. Kaya po nakauwi na sila ngayon sa Pilipinas ng husband niya na Japanese. And masaya na sila. Even from the Manila, kompleto sila ng document, etc. At ngayon, magkasama po sila, nakapasok ang husband niya na Japanese passport. Yan po. Kaya be positive. Kung may mga pagsubok man, bayan, kakainis, kakasal. I know, we are human. But let's think na pinag-iingatan po tayo. Easy way of life. Think natin ng in good, in a positive way. Kasi mas masarap mag-isip lagi ng bagay na positive and nagiging positibo talaga ang buhay nyo. Nagiging positibo. When you go for positive thinking, you will find the happiness. And that is my experience in life. I've been a negative thinker as well, but through the help of God, through the prayer and obey the rules of God, now I'm here with you. And because of you, kaya po nandito kami. Lumaki po ang ating mag-usap tayo because nandyan po kayong lahat. Kung wala po kayo, nasan din kami. Kaya everything is helping hand, helping each other with a clean heart at clean ang pag-iisip. Huwag po tayong mag-isip ng mga easy money. Madali pong gumawa ng pera, pero let's think about na, of course, ang business is, what I'm thinking about business is, as long na masaya ang puso ng aming kliyente, maski pa mapuno ang aming bulsa,
Importante po yan. Puno ang iyong bulsa, ang kliyente mo pala nang gagalaiti na sa'yo. Although, hindi mo mapi-please lahat ang kliyente, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang paniniwala, and we still think about it. So anyway, yan po ang ating masasabi sa buhay mo, hawak mo. Kung kailangan nyo pong i-share ang inyong mga istorya na talagang pwede natin basahin dito without mentioning your name, and your kung ano man ang ano nyo, kung lugar and everything without mentioning all those places, pwede naman po natin gawin. Kaya pasok lang po kayo sa buhay mo, hawak mo. O negasimas po. Ngayon po, wala si Mr. K. Wala po si Mr. K kasi Koshi. Yun po. Diba? Toshi da kedo, Koshi mo yararita. Kaya yun po, Mr. K is not with us today. Very sad. Pero nga, siguro po next week, he'll be here. We do hope na gumaling siya at talagang di na po siya talagang gaganong-ganon na siya. Kawawa naman. Kaya ako po magbabalita sa inyo. Ito pang una naming balita. First news. Ito po. Nako. I'm so thankful na talagang inangat na nila na wala ng SOE kasi po, hindi na ako makipag-date tuloy sa mga kaibigan ko. Supposed to be na 8 o'clock, umiinom talaga, manginginom eh. Nasa isa kaya ka pa, di ba? Nagchichika-chika pa kayo ng lifestyle, ng buhay-buhay, ng ganun-ganito. Eh, hindi mo nagawa for almost 1 month, de siyo, SOE manager. 1 month over pala, di ba? At eto pong nangyari. Marami pong mga kumpanya na bumagsak, mga restaurant, mga establisimento, at marami po raw talagang mga nagtatrabaho na halos talagang hindi nakakapagbayad ng kanilang rental, hindi nakakapagbayad ng mga cellphone nila, etc. na pag halimbawa nagsodang ka, ay hindi ka naman pakikinggan. Although sa Fudosa naman po, acceptable naman kung halimbawa na walang kayo ng trabaho. Pero depende po raw yan sa Fudosan. Kasi marami pong naepektuhan na hindi nakabayad ng mga bahay nila. Although pumunta ka sa city o tutulong, pero utang, anuin mo yung utang, di ba? Ganon din yung babayaran mo. Yung iba naman po, nabigyan naman daw, pero yung iba ata, maraming mga Japanese kasi medyo, alam mo na yung ano nila, hindi, okay lang ako, kaya ko. Hindi nagsasalita talaga ng kung something happening to their life. So yan po ang isang mga problema ngayon na ngayon nire-resulta dito sa Japan dahil marami po atang ng problema talaga sa buhay nila after that SOE dito sa Japan ng 1 month mahigit. I don't know kung may mga kababayan din po tayo. I do think may mga kababayan po tayong tumawag tungkol sa nangyari din sa kanya dahil nga nawalan din sila ng trabaho, but still nakasurvive naman yung iba after that. And today, I'm sure, kyo kara desyo mo? SOE, ne. I'm sure ang mga isakaya, sobrang busy yan. Ang mga establishmento sa gabi, sobrang busy yan. And mag-i-start naman po sila ng mga buhay-buhay para sa mga kabayaran nila. Yan po ang mga unang balita natin. At ang pangalawang balita naman po natin, ang vaccination. Ang vaccination at what's good is, nangyayari po eh, maski sa Ian Mall ay gaganapin na ang vaccination. Kasi po, ang nangyari sa vaccination, ito po yan, ay medyo na, masyadong mahina, mabagal po ang pagkakaano nila. Kasi supposed to be February, naging April. And then ngayon, pa isa-isa daw ang injection eh. Pag isa-isa injection nila. So, ngayon po ata gagawa na silang isang lugar, maski group. Siguro meron lang ano social distance. Kasi po, pa isa-isa, papasok doon. Paglabas noon, saka pala mag-i-injection ng isa. Eh kung halimbawa ang grupo na, ilan na yung nag-i-injection doon, mabibilis po raw. Yun ang medyo na reklamo ngayon sa nag-iisip po sila na medyo by group na. Kaya abangan nyo po ang voucher na darating sa inyo for vaccine, ang tawag po nila, vaccination. Pero mauuna po ata, tapos na ata ang mga frontliner, di po ba? Ngayon po ata magsisimula na sila ng April 12 daw. Baka mabago, hindi po natin, wala tayong magagawa dyan kung magbago man. Magsisimula na po ata from Nana Jusay Kara, desyo? Nana Jusay Kara, Wakusin. Yeah, it used to be Rokuju Gosay Kara. Ne? Ngayon po, tumaas na. Kailangan po magsimula na from 70
doon po sila magbibigay. Kasi last, ano po ang balita, ang sabi nila is 65. Magsisimula sa 65. Eh ngayon po hindi na, from 70 pataas na. Kaya nagbago pa, wala tayong magagawa, pero baka po bumaba ulit. Checkin po kasi April 12 pa naman ang simula ng bigay ng mga wakuchin, vaccination. At ang pangatlong balita naman po, ito po yung ano, medyo matinding balita na nangyayari dito sa Japan. At nangyayari ngayon at maraming sa ibang daw na dumarating sa kanila ngayon sa Japan. Japan, 175 human rights na pang-aabuso dahil sa COVID. Simula po nagka-COVID, marami pong naabuso, kumbaga sa naijiwaru. Halimbawa po, yung isa sa pamilya nagkaroon ng COVID, eh, sabihin na natin kung nahawahan man yung pamilya, eh nagkaroon po ng ijiwaruhan. Pag nalaman po nagka-COVID, parang inagi-ijiwaro at marami pong pumasok sa saibansyo ng tungkol sa kasong ganito. Almost 175. Kaya po, basahin natin kung ano talaga ang istorya at bakit napakarami na nilang nagre-reklamo. Eto po, Justice Ministry said nung Friday po ito, 75 cases making up the largest share involved discrimination treatment such as inappropriate remarks against people infected with the virus and their family members, followed by 41 privacy violation cases and 32 cases of labor rights abuse such as workplace bullying. Ijiwaro, maski sa trabaho. The overall number of human rights violation cases for which relief procedures were initiated in 2020 was down by 5,831 from the preceding year at 9,589, falling below 10,000 for the first time since the statistics started in... Grabe. Totoo po yan. Halimbawa, kasi nagkaroon ka naman ng COVID, gumaling ka naman, di ba? Kasi hindi naman yan yung talagang hawa-hawa. Pag na sabi ng doktor na okay na, pwede ka na, alam nga naman, di ka magtrabaho. Eh, pag nalaman pong nag-COVID, ayun, ang nangyayari. Ang nangyayari is, nabubuli sila. Naiijiwaro sila sa trabaho. So mga kababayan ko, sana po, nangyari po din yan, may tumawag din po sa atin na kababayan natin na wala naman siyang COVID, ichinismi siya may COVID, yung mga paninda niya, nagtitinda siya ng mga pagkain, ayaw tuloy bimili ng mga Pilipino. Kasi inilagay daw sa Facebook na may COVID siya. Eh nagtitinda siya ng mga pagkain, ng mga ulam. Di po ba? Yung mga set-set na ulam ata, kung anong tinda niya mga pagkain. Ang nangyari, nawala siya ng business. So mga kababayan ko, kung nag-COVID, it doesn't mean na talagang ang tindi na ng katawan niya na makahawa sa atin. Huwag naman po, tanggalin natin yan. Kaya pares po nang i-share namin nung isa-isang linggo na nagka-COVID man silang pamilya. Pero now, tingnan nyo naman, walang bulihan, walang ijiwaro. Di po ba? Yun po ang nangyari ngayon sa Japan sa cases na dumami ang cases ng saibansyo dahil sa pagbubuli ng kapwa nila kahapon. Yan po ang ating mga balita na very sad to say na wala si Mr. K. At meron po akong isang tip sa inyo tungkol sa mask. Alam niyo po ba ito? Nabibili po ito sa Hakuyen Shop. Kasi once na nagmask ka, sometimes, lalo na kung halimbawa nasa labas ka, nagsha-shopping ka, di ba, minsan di ka makahinga sa sobrang tagal, ganyan, di ba? Oh, naka-close na gano'n. So, ang ginawa ko po, ito po, gawa ng aking pamangkin. Inilalagay ko po siya dun sa loob. Yan, tignan nyo, ha? Ilalagay mo dun sa loob. Pagkalagay mo sa loob, yan. Napopold naman po kasi siya. Kaya maski po maliit yung butas ng mask nyo na ginawa ng kung sino o nabili nyo kung saan, ayan po. So, nakakaroon siya ng volume na gano'n. So, once na sinuot mo, nakapasok na po ba siya? Yan na, di ba? Nakapasok na, oh. Ayan na siya sa loob. Nasa loob. Nakita ba? Ayan. Ayan po. So, pag suot mo siyang ganyan, nakakahinga ka. Di po ba? Kasi, kung dikit, ang hirap huminga. So, kung may space siya na gano'n, nakakahinga ka. So, even sa mga trabaho, minsan, di po ba? Ang tagal mo nakamask, ang hirap mag-breathe. Lalo na sa edad kung anito, ang hirap po, kailangan mo talaga ng breathing na maayos. So,
Ayan po, mga kababayan ko, teka yung hikaw ko. So ito po, nabibili sa Hakuyan Shop. I don't know kung lahat ng Hakuyan Shop meron. Pero Hakuyan Shop lang po yan. Nung una ang hirap makabili, pero ngayon po parang kalat na. Marami na. So yan po ang aking tip for today. Dahil wala si Mr. K, wala muna tayong pagkain. Ito po ang tip for today ko ng tungkol sa mask. So para po makahinga kayo, yan po. Kasi kung ano ba, pag hindi nyo po na ipasok sa loob, bumabababashi. Pag ganun lang. So kailangan po ipasok nyo mismo siya doon sa butas. Yan po ang butas. Papasok nyo po siya, ipo-fold nyo po siya, po-fold nyo ganun. Pagka-fold nyo, magbo-volume na siya and that's it. Pwede nang gamitin ang mask. And so, yan po ang ating mga balita for today and a little tip from me. At ngayon, balik na po tayo sa ating commercial. O na guys, si mask. Thank you.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokkoshi. Kung makikita nyo po ang tubig na galing dun, ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokkoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Patong ipapokus po natin ang tubig galing po dyan, dito. Kaya huwag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super. Yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan po ang ating mga super commercial. Maraming salamat po at sa mga sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po. Nagpapa-translate, may bilhin ng ticket, QR code, blah, 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 online. Online services po. Maraming salamat po. And I do hope na continues to support us para po madiretso namin ang aming serbisyo. Dahil kung wala po kayo, sabi ko po nga po kanina, hindi po namin ito madiretso. At pasensya na po kayo kung may mga konting fee po kami, may mga fee po kami na siyempre po, maraming bayarin, hindi po ba? Siyempre, para, sabi nga nung isang kakilala ko, hindi aandar ang sasakyan kung walang gasolina. Tama nga naman. Pero siguraduhin lang natin, tama ang gasolinang ilalagay, di po ba? At mga kababayan ko, siyempre tungkol po sa mask, balik ko kasi may nagtatanong po, paano kung walang butas? Pwede naman pong ganun lang? Iganun nyo? Pwede naman po. Kung wala pong butas, pwede nyong iganyan lang siya. Okay lang po, idikit nyo lang na ganun, oh. Idikit mo lang na ganun, pwede po siya. No, kung walang butas. So, yun po, isang nagtatanong, yun po masasabi namin. Pwede na maipatong mo. Pero hanggat magbili ka ng mask, tingnan mo kung may butas. Mas ano. Kasi umuusod-usod siya eh. Umuusod-usod siya. Pag alimbawang nakamask ka, tapos meron siyang ganyan, nagtatawa lang kayo, umuusod bigla. Siyempre yung pagtawa mo, ha, di ba? Kaya yun po. Pwede naman. Pwede po. At siyempre, ang aming super Victoria Natural Juice. Ngayon po, matamis ang iniinom ko kasi for a couple of weeks, medyo maasim ang iniinom ko. And this time, ito po yung sugar na, ano yan, bao? Ito po ang aming tubig na galing mismo sa bundok, kung napanood nyo po kanina. Ang tubig po ay talagang galing sa bundok. Magagawa mo naman kasi ito, kasi lemon and ano lang po ta, sugar. Kaya lang po yung sugar niya, yung bao. Alam niyo yung sa atin, yung baong ganyan, mga buo-buo, dinudurog po namin ngayon yung. It used to be from Okinawa dahil nga po sa ano delivery, kaya nag-order na lang po kami sa Pilipinas ng sugar niya na bao. Tapos pagdating dito, dinudurog po namin yon. At ngayon po, eto siya. With flavor na po siya ngayon. Ang flavor na po namin ay secret. Hindi, pandan flavor po kami ngayon. Ang nilalagay po namin ngayon ay pandan flavor ng aming Victoria Natural Juice. Kaya mga kababayan ko, what's good on this is ang tubig niya po ay galing sa bundok.
ang maraming tubig tayo dito, maraming mga mineral water, pero ito pong ginagamit natin, dun po ako, Jishin Aro talaga, yung galing sa bundok na tubig ko. Kaya kung kailangan nyo po, meron po kami special offer, Victoria Natural Juice, na ang inyong lingkod po ang nagluluto mismo. At hindi po kami kumuha ng maraming order, limited lang po. From there, hindi na po kami. At saka, before, pag-order nyo po, you have to wait for 5 days to 1 week. Dahil po, ang oras natin para gumawa nito ay binibigyan lang namin ng time. At pag napuno na kung ilan na yung umorder, hanggang doon na lang po kami. At ang order po namin, hanggang 20 tao lang, hanggang 20 lang, ang kaya namin gawin. From there, ayaw na po namin, then you wait for another 1 week. Or 5 days. Okay po, ito pang aming drinks, Victoria Natural Juice. Ito pang iniinumin ng inyong lingkod. And another thing that's good for this is maganda sa immune system. Okay po, nakita nyo pang iba-ibang services namin. For the meantime po, meron po akong i-announce sa inyo, meron po kaming Zoom live. It's either Zoom live, tinitingnan ko pa po kasi kung gagamitin ang computer, whatever, kasi kailangan pa po sa technician, kausapin ko, i-meeting namin. Kasi po, meron na po talaga ngayon allowed to get married here in Japan, maski wala po yung fiancé dito sa Japan. Basta yung fiancé is Japanese. For Filipino, as of now po, wala pa pong sagot ang gobyerno ng Japan sa inyong lingkod tungkol sa kung Pilipino nasa Pilipinas at yung fiancé niyang Pilipino ay nasa Japan, kung pwede na. Up to now, I'm still waiting for the answer po. Kaya hindi ko pa po masasagot sa mga nagtatanong. So far, meron na po tayong talagang nakuha ngayon na mga sources at mga tulong at mga share at nagawa po natin na pwedeng magpakasal na ang Japanese na may fiancé sa Pilipinas through the assistance ng inyong lingkod, ang team Mag-Usap Tayo. Pumasok lang po kayo sa Mag-Usap Tayo FB page at sabihin nyo na po, sa kasal ako, ang fiancé ko nasa Japan. Kailangan po kayo muna ang makausap namin, interviewin namin kayo, kasi po, pumasok man sa kusikito, hindi naman kayo nabigyan ng visa. What's the use? Kaya po, hanggat maaari, kung kukuha po kayo ng serbisyo sa amin, hanggat maaari, gusto namin, win-win. Lahat masaya. Hindi lang isang lugar, isang daan lang ang masaya, yung isang daan hindi masaya. Kaya po, mga kababayan ko, kung kailangan nyo po ng assistant for marriage, ang fiancé nyo nasa Japan, tumawag lang po kayo sa amin or pumasok po kayo sa Biki Ozawa Japan Sodan. Pero usually, ang main office po namin is, sabihin na natin sa FB page, Mag-Usap Tayo by Biki Ozawa. Kasi pagpasok niyo po, Mrs. A, maididata na po ng mga kasamahan kong team Mag-Usap Tayo, ma'am, may nagtatanong po tungkol sa kasal. Miss Vicky, meron pong nagtatanong na Japanese tungkol sa kasal, pero more on Pilipino po ang kailangan kong mausap. More, bago po ang Japanese. Pwede nyo na pong kausapin ang inyong fiancé na ito, may kakausapin ako. And then from there, saka po namin kakausapin ang inyong fiancé. And as of now po, meron po kaming schedule either Zoom or chat kung ano man po i-announce po namin. On April 17, we only accept 20 people. More than that, hindi po kami mag-a-accept kasi sodan po ito, consultation of marriage. Consultation of marriage, magpa-appointment na po kayo, tumawag po kayo. Dahil ngayon po, ilan na lang ang slot namin. Meron na pong mga kababayan tayo na nagpa-schedule na mapasasama sila dahil meron silang fiancé na Japanese. So para po more information about it, magkakaroon po tayo ng one-on-one interview na hindi naman po mahabang oras, sandali lang. So get ready for that para sa mga information. At kung paano po sumali, kailangan po tawagan nyo, mag-PM po kayo or tumawag po kayo sa aming numero dito na nakalagay po dyan na 0551-353000. 0551-353000 or either sa aming 0909-343-0123. Yan po ay sinasagot lang namin from 1 o'clock until 6 o'clock. At sarado po kami every Tuesday. We're closed every Tuesday. Kaya pasensya na po kay any emergency. Gusto man po namin sanggitin, pagpahingin niyo po kami muna. Gomenasai, onegaishimasu po. So yan po ang masasabi ko. And kung halimbawa pong meron pa kayong mga tanungan, go ahead and lagay nyo po sa Vicky Ozawa Japan Sodan. Ilagay nyo po ang contact number nyo, ang name nyo, ang fiancé name nyo,
kung sino man na Japan, kung sino po yung boyfriend yung mahal na nandito sa Japan because of COVID, hindi kayo nakapunta, hindi siya nakauwi sa Pilipinas. Yan po ang ina-assist natin. More than anything, pwede po kayong magtanong. At sa mga nagpapa-recognition, meron po kaming assistant for recognition. All the documents na kakailanganan nyo ay pwede po namin kayong assist. Okay po. So, meron po kaming ano ngayon, Zoom sa April 17. Kung handa na po kayo, magpa-schedule na po kayo sa amin. Tumawag lang po kayo sa Zoom para sa marriage and recognition sa Pilipinas. Yan po ang ating mga commercial for today. So, get ready sa mga kababayan kong gustong, naku, okay lang kayo pakasasapon. Yes. Kanya-kanya lang naman yan. Basta be happy. Always be happy. Magiging happy ka. And always think positive. And you will get the happiness in your life. Okay. Ito na po tayo sa mga one-on-one live interview. Alam niya, excited ako sa kanya. She was so nice. And even the husband, I met the husband coming. Although, sabihin na natin husband kasi may baby na sila. Ang love story ng ating kababayan for 20 years. 20 years siya nagaman sa buhay niya. Talagang nag-giveaway siya. Dahil para sa mga anak niya na malalaki na ngayon. Panoorin po natin ang one-on-one natin, ang love story ni Lani Otosan. Yes. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ngayon po kasama natin isang kababayan natin na nag-share tungkol sa love story nila ni Otosa ng kanyang husband. Ulitin po natin, ma'am. 21 years na po ang relasyon niyo ni sir na Japanese po siya, di ba? Ang husband niyo is Japanese. In 21 years, nagkaroon kayo ng baby na isang girl na 18 years old, magna 90 na. Opo. And then, yung isa naman, 11 years old. Tama po? Okay. Opo. So, yung pong relasyon nyo for 21 years, hindi po ba kayo nagbalak magpakasal? Actually, yes, si Otosang po, opo, sa side po niya talaga, yung may problema. Sa side ko po, wala po akong problema po. Yes. Ano po yung mga problema kay sir? Yung anak niya po dati, ayaw pumayag na magkikon po ulit siya. Mm-mm. Tapos yung sa side naman ng family po niya, mm-mm, yung kapatid, yung dalawa niyang kapatid ko po, mm-mm, ay yung dalawa pong kapatid niya, mm-mm, ayaw ng Filipina po. Oh. Mm-mm-mm. Opo. Kaya, yun po ang munday ni Otosang. Kaya, bago po, Ma'am Vicky, po talaga ako nagpa-interview po sa inyo, yes, nagpaalam po ako sa kanya kagabi. Ay, thank you. Apo. Sabi ko sa kanya, Otosang, may interview ako bukas. Sabi mm-mm niya, anong interview? Sabi ko, kay Ma'am Vicky, Osawa, mm-mm, casual interview lang. Sabi niya, mm-mm, ano ba yan? May pangalan ba? Ano ba? Sabi niya gano'n. Wala. Siyempre. Sabi ko, parang wala yata. Sabi niya, sige. Sagutin mo lahat, basta walang pangalan. Okay. Yes. Opo. Oo. Oo. Kasi po, napakalaking tulong na yung mga experience natin, bawat isa sa atin dito sa, not only sa Pilipinas, sa mundo, ng mga kababayan natin, na hindi alam kung anong dapat gawin, kung makakarinig sila na sa haba man ng panahon, nakuha pa rin kung ano talagang gustong makuha sa mundo. Di po ba yung mga trials na opo, nangyayari sa atin? Yes. Opo, ipinagdasal ko po talaga, mm-hmm, yan, Ma'am Vicky, na yes, dumating tong panahon na to. Actually po, Ma'am Vicky, sa tinagal-tagal, opo, parang naiisip ko rin paminsan-minsan na bahala na lang si God, baka ayoko na rin umasa, sabi ko sa isip ko. Oo, at sa puso ko rin po. Kasi pag umasa ka, masasaktan ka. Pag hindi na, yes, opo. Pag hindi nangyayari, baka iba yung maisip mo. Tapos, opo, yung dalawang bata, baka umasa lang na, yes, walang mangyayari. Mas kawawa. Yes. Sabi ko, pinagdasal ko po talaga, Ma'am Vicky. Hindi ko po, mm-mm, in-expect na ganito na, ito na po. Dumating, mm-mm, na po talaga.
yung pinagdadasal ko po. Yes, opo. So, ang nangyari po, si Sir, pumupunta lang sa Pilipinas, tapos kung, if I'm not mistaken po, kayo naman pumupunta rin sa Japan pa, as a tourist, di ba? Kasama mga bata. Opo, opo. Pag, ano po sila, pag bakasyon. May vacation po sa school, yes. Opo. Opo. Bali, ma'am, yung nangyari po, hindi kayo ang nag-giveaway para hindi na lang magkaroon ng gulo ang pamilya ni Otosan. Nagtahimik ka na lang. Hinayaan mo na lang, ganun na lang, bahala na ang Panginoon. Tama ba? Opo, opo. Mm-mm. Kasi, alaw po kami dun sa kabilang bahay po namin. Okay so, po. So, sabi ni Otosan na, dito na pala kayo. Sabi ko, oo, mas maganda dito kasi ano lang sa school ng mga bata, kami lang. So, maglalakad lang. Sabi ko makakatipid pa. Sabi ko ganun. So, iyon sabi niya, sige, parang casual lang, wala siyang sinabi sa akin. Mm-mm. Tapos sabi niya, banding kami, mga bata, pasyal, kain. Mm-mm. Tapos hanggang sa umuwi siya, nung nag-march, sabi niya sa akin, oh, may ticket na ako, pauwi ulit ako dyan. Sabi ko, ha? Sabi ko, oh, bakit? Sabi kong ganun. Ang sabi niya, hindi, uwi ako dyan, may sasabihin ako. Sabi ko, ay, ano yun? Sabi niya, ay, basta may sasabihin ako. Ayaw niya sabihin, kasi surprise na daw. Sabi ko, oh, sige, dintayin na lang kita. Eh, tumawag ulit siya. Sabi niya, naku, hindi na ako paaalisin kasi lumala na yung COVID. Sabi ko, ay, ganun ba? Sabi ko, naku, sayang. Sabi niya, ano? May surprise sana ako, pero sabihin ko na lang dito kasi di na ako, baka ewan ko kung ewan kailan matatapos. Sabi ko, sige, sabihin mo na lang. Ano ba yun? Sabi niya, magpapakasal na tayo. Sabi niya, kasi dapat uwi ako ng March kasi magpre-prepare tayo ng papers natin. Kasi balak kasi niya, mag-June bride daw ako. Ine. Sabi ko, how sweet naman. Sabi ko, ganun sa asawa ko. Yes, sabi ko, talaga? Yes. Sabi niya, oo, June bride kasi 20 years, tapos 49 ka na. Tapos, sabi niya, yung kuto natin dalawa, kahit hindi perfect yung pagsasama natin, kumbaga, when you work out natin talaga na mag-stick tayo dalawa. Yes, tama. Lalo na sa mga bata. Sabi niya, okay po. Opo. And then, so hindi natuloy. Hindi natuloy dahil nagka-COVID nga po. And tapos, ayun, nagambatiro siya. Pumunta siya ng immigration. Kung saan-saan. Pumunta siya ng consulate. Tapos sabi niya, tawag ka dyan sa consulate dyan sa Cebu. Ganito, ganun. Sabi ko, ganun, utosang si COE daw. Sabi niya, ano ba yan? Napaka-menduksay naman. Parang nawalan siya ng hope, pati ako po. And then, after po nun, ma'am, paano niyo po nakita ang mag-usap tayo? Ay, etong friend ko po, opo. Dyan lang po, nasa Japan din po siya ngayon, kasi nakapag-asawa, matagal na din po siya dyan sa Japan po. Okay. Siya pong nag-recommend sa akin na, mag-i-like mo yung Vicky Usawa, tapos patulong ka, kasi marami yung natutulungan, mga Pilipino dito, Opo. Sabi ko, talaga, sabi niya, oo, try mo lang. Sabihin mo lahat ng problema mo sa kanya, yung status nyo, mga anak nyo, sa asawa mo. Sabihin mo lahat. Tapos, yun nga po, sinusundan na po kita palagi. Tapos, yun na po yung umpisa po. Opo. Opo. So, ang nangyari po, nakachat namin kayo, and then sinabi niyo po yung istorya ng anong dapat gawin. So, nakilala niyo na po kami, di po ba? Nag-ask na rin kayo na kung anong dapat, nagtanong kayo. And then, ano pong sabi ng husband niyo nung sinabi niyo sa kanya na merong isang kaparis ng mag-usap tayo, team? Sabi po niya, huntuni.
Opo. Opo. Honto ni? Opo. Sabi niya, damasarit tinay no? Ah, yes. Opo, opo, opo. Sabi ko, punto. Sabi ko, totoo talaga. Tumutulong ganun. Tapos, binigay ko yung phone number niyo po. Yes. Yung sa cellphone po. Tapos sa landline po. Yes. Tapos sabi ko sa kanya, utusang tawagan mo na yan para matapos na. Excited na rin ako. Sabi ko ganun. Excited na akong mag-ekon. Kasi lalo na ngayon, mag-50 na ako. Sabi ko ganun sa kanya. Uh-uh. Sabi niya, oo. Tapos, yun na po. Tumawag nga po siya. Oo nga, nakausap namin. Bait nga ng husband mo. Sa ngayon po, ang ginawa natin sa proseso nyo is pinadala nyo sa akin yung mga papeles nyo, nagtiwala kayo. At pasensya na, we have certain pina na ano po natin, arigato gozaimasu. So ngayon po, nakapasok na yung mga papeles ng anak nyo sa immigration. Di po ba? And then pagdating po nila, iintay na lang po natin ang sagot ng immigration. Aabangan na lahat para pag lumabas na po ang papeles nila, COE, pwede naman po makapasok ng Japan. Opo. Sabi nga po ni Otosang nung natapos, sabi niya, ayaw kata. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n. Opo. Sabi niya, chuto gaman na lang daw. Yes. Hintay na lang daw kami. Sabi, yes, ma'am. Sabi niya po, opo. So, ma'am, hindi ko po. Nag-uusap naman po kami. Opo, hindi ko nakukunin ang oras niyong masyadong mahaba. Alam ko, meron kayong dapat na gawin pa. Mag-share po kayo para sa mga kababayan natin na kaparis nyo opo. Na yung mga bata hindi pa nare-registered sa Japan at kung anong dapat opo. Gawin, i-share nyo po sa kanila. Opo, opo. At pwede nyo pong sabihin ngayon sa mga kababayan natin na maglakas ng loob, kung ano po yung damdamin nyo na wag yung kaparis yung mga anak nila nasa Pilipinas, hindi pa rin nare-registered. Ano pong dapat nilang gawin? Mag-reach out po sila kung may mga problema sila, may mga concern sila po na mga ano about sa mga anak nila. Dapat i-fight po nila kung anong nararapat po sa anak din po nila. Mag-contact po kayo ni Ma'am Vicky Usawa po sa Mag-usap po tayo. Thank you, Miss. Thank you. Opo. So, opo, yun po ang aking. Arigato din po. Arigato po sa inyo. Let's hope and pray for the better. Talagang maraming salamat po. Dahil kung hindi rin po sa inyo, ewan ko po kung anong mangyayari po sa future ng mga anak ko. Sa totoo lang po. Maraming salamat po. And we're hoping to see you soon. Opo. Ma'am God's above. Baby. Yes. Opo, Ma'am Vicky. Yes po. Magkita po tayo sa Japan po. Thank you. Tina, for 20 years, nagtiis siya, di ba? So, andun yung positibong pag-iisip na pumasok talaga sa puso niya, sa isip niya. So, yun po ang importante, mga kababayan ko. Marami pong pagsubok talaga araw-araw. Be positive lang. Be positive lang po. Kaparis po ng isang kababayan natin na matagal na raw siya nagpasa sa amin, sa atin, ng kanyang buhay. Minsan po, kasi ganito yan. Ipagpaumanhin niyo po. Kasi po, aminin ko na siya, hindi po kami marami dito sa kumpanya. Ilan lang po kami at ang working hours namin ay very limited kasi meron pa rin silang dapat gawin sa buhay nila. Dahil hindi po matutustusan ng Mag-usap tayo, Vicky Usawa, ang proper na dapat nilang gawin sa buhay nila like income. Hindi po ganun kalaki naming maibibigay ang tamang sweldo. Kaya po minsan, speaking about the mga nag-PPM po sa amin, bakit daw walang sagot, bakit daw walang gano'n, pasensya na po kayo. Keep on PM us po. Kulitin nyo lang po, pasok lang po kayo. At tandaan nyo po, may mga pages po kami na we're trying to segregate every question. And this time of the day, ang ginagamit lang po namin, wag na po kayo, kung tatlo po, okay, ulitin ko po, number one main po namin, Mag-usap tayo by Vicky Usawa. Diyan po papasok. And then from there, sasabihin po sa inyo, sabihin nyo na po kung anong problema nyo para alam po nila kung saan kayo papupuntahin na page.
tungkol po sa mga problema sa halimbawa sa visa, problema sa anak o problema any welfare. Tungkol sa welfare po. Papasok po kayo sa Biki Ozawa Japan Sodan. Biki Ozawa Japan Sodan. And from there, pagpasok niyo po, ipagpaumanin niyo po. Natatabunan po yan. Bubuksan man po namin yan, napakarami. So nakalagay na may date, sasagutin namin yon. From there, hindi na po nabubuksan yung iba. Kaya po, keep on sending po. Tiis lang po, pasensya na po talaga. Gustuhin po man po namin sagutin lahat. Every may tanong sa amin, kaya lang po, we don't have enough. Siguro iwaki ka mo, siranay. Kedo, we don't have enough people and we want to have a good relation sa mag-usap tayo na maipalabas namin ng maayos, na makapag-post kami, na maalam namin kung anong nangyayari ngayon sa mundo, na ma-share namin yung ganitong istorya ng buhay na to be strong, blah, blah, blah. Pasensya na po kaya. Kaya humingi po ako sa inyo ng honto gomenasay ng paumanhin. Keep on sending, keep on sending. And when you send, tell them na nag-send na po ako nung pakisuyo naman po, whatever it is. At pag nag-send po kayo, put all the inquiries. Halimbawa, I'm inquiring because I have a relation with my husband, a Japanese husband. He used to come here, blah, 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 in here, ganun, ganito. Para po, ipiprint out na namin istorya nyo. And then from there, pwede po namin i-ano yung. Kasi lately po, magpiprint out na po kami ng istorya ng mga kababayan natin na kailangan namin i-assist o hindi namin kayang i-assist. Kasi we'll be honest to goodness, pag kaya po namin, we'll be there with you. Kung hindi po namin kaya, we will let you know. We will answer, I'm sorry, but this is not, hindi po namin to kaya. You might as well go to this on there. Yun po. Kaya mga kababayan ko, honto ni Gomenasay, pakilang po. When you inquire something, ilagay nyo na po, I want to fly to Philippines on this day. Tingin nyo po, wala na bang ano, protocol o wala na bang ganon. Ang flight number, ang flight na gusto ko po from Osaka to Manila and from Manila to Zamboanga to whatever it is. Ang date po na gusto ko, eto, ang pangalan ko po ay ganito. At ang gusto ko pong ano, bumaba from Narita or whatever. Kung halimbawa po, kung saan ang mura, kung mas mura ang Narita, Narita po ako. Kung sa tingin nyo po na pareho lang naman sa Haneda, pakilagay nyo na po lahat, lahat. Para po pagbasa ng mga team namin, ah okay, get ko na kung anong gusto ni ma'am. Hindi po yung natabunan siya sa tanong nyo, and then after po may tumano, may nagtanong, yun po ang sasagutin kagad nila. Kaya kung halimbawa na ilagay nyo na yung mga tanong nyo, pwede po nilang isave na yon. Isasagot na po nila lahat kung anong dapat isagot sa inyo. Kung pa isa-isa nyo po, gusto kong bibili ng ticket, gusto kong magpabook, yun lang, minsan po natatabunan yan. We want to come back to you, kaya lang po minsan, yung parang game, time over. Pasensya na po, to gomenasay. Kaya yung po ang maipi-please ko sa inyo, onegaishimasu po. Ilagay nyo na po. At kung kaparis nung isang kababayan na, I'm so happy with him. Ano ko lang po, isang kababayan nating Pilipino na rapper. Ang galing niya gumawa ng mga kanta. And naparinig po sa atin ng kasamahan ko dito sa team. Ma'am, tingnan nyo, ang galing niya gumawa ng kanta. And then napakinggan ko po, he's good. And one more thing, what's good on him, yung kanyang inquiries, nilagay niya na po kung anong gusto niyang mangyari, kung anong inquiry niya. Kaya po, madali namin siyang masagot kagad. Pero kung mag-inquire kayo, gusto ko pong patulong sa marriage, and that's it. Pwede niyo po ilagay, gusto ko pong magpatulong sa marriage, andito po ako sa Pilipinas, ang fiancé ko po sa Japan, paano po bang magpakasal, ito po ang history namin, ganun-ganito, onegaishimasu po. Yun po. Sa mga kababayan ko, onegaishimasu, kung may mga katanungan po kayo, gomenasai, mendoksai da kedo ne, medyo kailangan blah blah blah, itatype mo yun. Onegaishimasu po. At yan po, kaparis ni Miss question mark, no name mention, 20 years in the making ang kanilang love story. Very, very nice, di ba? Ngayon po, balik muna tayo sa ating commercial. Onegaishimasu. Thank you.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokkoshi. Kung makikita nyo po ang tubig na galing dun, ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokkoshi. Talagang makikita nyo ang, yan, patong ipofocus po natin ang tubig, galing po dyan, dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Okay, inom muna po tayo bago tayo magchika-chika. Lakas ko uminom na. Yan po ating Victoria Natural Juice. Yoroshiku onegaishimasu. Ito po, pag-uusapan po natin tungkol sa protocol. Ito po, babasahin ko po sa inyo ang unang protocol na talaga nagpanik tayo. Ito po, yung unang protocol na lumabas, updated advisory for foreign national allowed in the Philippines. Okay, ito yung una. Temporarily not allowed. Ito, foreign nationals. Di pwede. So, nakalagay din, number two, returning overseas Filipino who are non-overseas Filipino worker not allowed. Yan po, di ba? Nagpanik tayo dahil marami talagang pauwi na at hindi pinayagan. Eto, nung time na yun, eto mga allowed lang, di ba? Yun, hindi allowed. So, ibig sabihin, kay Pilipino ka pa, hindi ka allowed. Basta kung hindi ka OFW, kailangan OFW ka. So, after nun, may lumabas from ABS-CBN po ito, nag-send po ang isang kababayan natin, breaking news from ABS-CBN News. National Task Force revises its earlier issued memo on international travel restriction. Okay, eto na ang maganda dyan. All Filipino citizens, whether or not, or non-OFW, are allowed to enter in the Philippines. Ayan na, nagpanik na. Oh my God, totoo ba to? Ito na ba talaga? Tawag ngayon. Tawag din tayo. Check din tayo. Ito po. Last March, and nakalagay din po rito sa ABS-CBN News, entry of foreign nationals suspended from March 22 up to April 21. Which is good. Meron po tayong foreign client na umuwi kahapon at nakauwi naman po sa Pilipinas. Ito naman po ang sumunod na balita. Diba? Eto na, ang good news talaga. Allowed entry into the Philippines. Babasahin na po natin kung ano ang rules na ngayon. Okay, pakinggan po natin. Number one, ito po ay galing mismo sa IATF. MEID Resolution Number 103, Pandemic Advisory. All arriving Filipino nationals shall be allowed entry. Okay, okay na po yan. Effective March 22 to April 21, 2021,
only the following foreign national may be allowed entry. Number one, ang foreign national at requirements po, no? Ito, diplomats and members of international organization and their dependents. Okay, ano ang requirements? 9E visa or 47A X2 visa. Yan, hindi na po natin alam yan kung ano yan. Number two, foreign national involved in medical repatriation. Okay, ano ang requirements? DFA endorsement OWA. Endorsement valid visa. Yan po. Ang pangatlo, ito yung special natin. Ah, hindi, pang, meron pa po palang isa bago yung special natin. Foreign seafarers. Tama ba yung ano ko, diksyon ko? Anyway, okay na yan. 9C visa for crew change. No? Okay na. Ito naman po yung pang-apat. Yung pang-apat na very special na kailangan nating malaman. Foreign spouses and children of Filipino national. Pwedeng mag-entry. Okay, ano ang requirements? Must be traveling with a Filipino national with valid visa. So, ibig sabihin po, kailangan mag-apply ng visa ang pamilya nyo. Kasi valid visa ang nakalagay po. Okay, yan po ang mga nakalagay. At ang panglima naman po, eto. Emergency, humanitarian, and other analogous cases. Okay, ang requirement, approved by NTF COVID-19 chairperson or representative valid visa. So yan po mga kababayan ko, ang mga protocol na bagong lumabas until April 21. Nag-start po today. Today ang start niya March 22 to April 21. Kaya po nakakailangan alamin natin, wag basta bumiyahe dahil baka ma-hold ka sa airport, eh sayang naman yung oras mo. Although, hindi natin alam kung pwedeng ibalik yung ticket nyo. Di po ba? So mga kababayan ko, yan po ang bagong mga protocol na dapat nating alaming mabuti bago tayong bumiyahe. At alamin nyo mismo sa inyong bibilihan na airline na ticket na kung talagang pwede kayong bumiyahe. Kung kailangan ipadala nyo yung mga papeles nyo, ipadala nyo na po. Kaya po meron po tayong nakausap na isang kababayan natin na tumawag siya mismo sa Philippine Immigration, ang pamilya niya po ata o siya, ang nagsasabi kailangan ang mga anak ay may travel document. So meaning to say, one-time travel document, ito para makapasok. It's not a visa o yung po ba ang tinatawag nilang visa. Yun ang alamin po natin, kaya hintayin nyo lang po ang aming live para maklaro ko po iyan at malaman namin ang katotohanan dahil sa time magla-live po ako. Abangan po natin dahil ayaw po namin magsalita ng basta-basta na hindi naman tayo sigurado. At sa mga kababayan ko na may kaalaman tungkol dito at nangyari sa inyo, please give us a share. Share nyo naman po sa atin para ma-share din po natin sa ating mga kababayan na talagang pauwi na at nagkaroon ng panic sa isip na paano ang gagawin ko, di po ba? O nagay si Mas po. Yan po ang ating protocol na bago pauwing Pilipinas at ngayon naman po punta na tayo sa mga question and answer. Ito pong unang katanungan. Ayan. Paano ko po ikuha ng travel document or visa ang aking anak dahil pauwi kami ng Pilipinas? Yan po ang kasasabi ko lang ngayon na sorry po. I-check pa po natin kung paano. Although alam ko po, ang consular section, pwede po kayong mag-email doon. Dahil meron din po ako nag-share sa ating isang kababayan natin. Alam ko ngayon siya pumunta, naka-schedule siya for travel document ata or for visa. At i-share niya po sa atin yan. Ma'am, kung nanonood ka o negasimas, pa-share po kung anong nangyari sa inyo sa Philippine Embassy. Nagpunta po siya para malaman kung anong dapat gawin at nakakuha siya ng schedule. So yan po. Tungkol po dito, ma'am, paki-wait niyo po ang ano namin, ang talagang sigurado kaming sagot or na-share ng ating kababayan na taalamin natin ang katotohanan saka po kami sasagot dito sa katanungang ito. Na kung talagang kailangan man ang mga travel document or visa.
Kasi ang travel document, means to say, travel document, sa if I'm not mistaken, kung di po ako nagkakamali, nakukuha po yan sa passport section, travel document. Kung visa naman po, alam ko yan sa mga consular section na po yan, di ba? Kaya i-double check po natin, o nagay, pasensya na po kayo. Ito naman po, pangalawang katanungan. Pag kinasal po ba kami ng fiancé kung Japanese, maski wala pwedeng mag-apply ng visa? Oo, kasi depende yan, ano. Pwede naman kayong, ano, kung wala ka man dito sa iyo, kapares po ng aming Zoom na darating sa April na, April 17, na mga magsusodan tungkol sa kasal, yan po ang isasagot natin na depende po kung pwede mag-apply, pero syempre may mga katanungan ang immigration na dapat natin sagutin at dapat isulat ang mga history. Pwede naman po. Yan po ang pangalawa. At ang pangatlong katanungan naman po, saan po ako makakakuha ng recon jury show? Oh yes, yes po. Recon jury showman show, actually kung saan po inireport yung divorce nyo. Kung saan po yung City Hall na dinivorce ka ng husband mo, doon po makakuha kasi naka-experience po ako last week na talagang ayaw magbigay ng City Hall. Kaya kailangan ko ipakita yung identification ko, blah, blah, blah. Kasi ano po yun eh, kumbaga sa ano, private matters yun, di ba, sa ibibigay talaga sa atin, di po ba? It's so good na tayo po ay lisensyado bilang organization dito sa Japan na nakakakuha ng mga papeles sa mga iba-ibang sector ng Japan. So kung kailangan nyo po yun, yun po. Kung saan po kayo naghiwalay, kung saan po yung tinitira nyo, kung saan pinasok ng husband nyo, yung recontodoki nyo, doon po kayo kukuha ng jury showman show. Yoroshiko po. Yes po, at ngayon naman po ko tayo kay Miss Rica ng mga katanungan. Yes, una pong katanungan po. Yes. Galing po kay Ma'am Sara Loreto. Hi Miss Sara. Ohayo po Ma'am Vicky. Ohayo. Pwede na po bang pumasok ang tourist sa Japan? Bawal pa. Hinihintay ko nga yung balitang yan, ano, maski kami halos everyday nakikipag-communicate kami sa immigration kung anong balita. But up to now, wala pa po. Even the Olympic, hindi sila magpapapasok ng tourist, di ba? Yes. Wala pa po. Okay po. Pangalawang katanungan po, galing po kay Ma'am Nazar Santi. Hi, Mr. Nazar. Ang cute ang name. Ma'am, may limit po bang uuwing mga OFW? Ha? May limit daw po ba? Anong limit? Bagahe? Ah, actually, hindi po limit ang OFW. Ang limitado lang po, sa isang araw, kailangan 1,500 lang ang pwedeng pumbaba. Halimbawa, ilang aeroplano bababa. So, siguro pa nag-uusap, nag-detectan kung paano nagko-communicate. In one day, kailangan po 1,500 katao lang ang pwedeng pumasok sa airport. Hindi po pwedeng mag-exceed. Pero OFW, kung halimbawa ang airline, yes, pwede pa po kayo. Sinabi ng airline, yes po, hindi po kayo cancel. Means to say, ride kayo. Kasi hindi naman po kayo basta pababalikin sa bansa pag naisakay na kayo sa aeroplano dahil problema ng airline yan, sila magagastusan. Pwede po, itanong basta kung saan po kayo kukuha ng ticket. Doon po yan. Pag sinabi po hindi kayo pwede, means to say, lilipad kayo sa ibang date. Wala naman po. Yes. Pangatlong katanungan po, galing po kay Ma'am April Sue. Hi, Miss April. Ma'am, ask ko lang po, pwede po ba may bagong protocol pagpasok sa Japan? Wala naman so far na bagong protocol. Actually, tapos na ang SOE nila dito, State of Emergency. Ang number one lang po is talang pagkakaalam po namin at nalaman din po namin mismo sa immigration, bawal pa po atang walang sundo sa airport. Kailangan pag bumiyahi kayo, kailangan may susundo po sa inyong private car na ano ba, pamilya nyo o kaibigan nyo. Bawal po kayong mag public transpo ng bus or ng mga train. Hindi pa po pwede. Dahil may 14 days quarantine sila. Sa bahay po yun, di sa hotel. Yes. Best, pang-apat. Pang-apat na katanungan po, galing po kay Ma'am Galsa Antonio. Hi, Miss Galsa. Hello. Kailan po kaya mag-o-open ang Philippine Embassy para sa renewal? Ang Tokyo po itself, up to now, puno po talaga hanggang December. Na maski po kami, dahil may online services po tayo, talagang makikita mo, wala, sarado. Ang open lang po so far, makakuha kayo ng schedule, Osaka or either Nagoya. Kung kailangan nyo na po, talagang kung taga Tokyo ka, no choice, kailangan mag-apply ka sa Nagoya or Osaka. Yes po. Okay na po. Yan ang ating mga katanungan at syempre hindi matatapos ang ating segment kung walang quote of the day.
Ito po ang quote of the day natin. Hindi kailanman magtatagumpay ang masamang gawa sa malinis at maayos na gawa. Totoo po yan. Kung halimbawa may masama kang ginawa, kumita ka nga ng pera, ang laking pera, rich ka ngayon. Pero alam mo naman na hindi sa madaling gawain mo nakuha yan. Hindi yan mag-i-stick ng diretso. Mawawala at mawawalayin din yan. Pero subukan mong kumita ka ng perang malinis, pinagpaguran mo, at sa utos ng Panginoon ay sinunod mo. I'm very sure, bukod sa hindi ka mahirapan sa buhay mo, yung saya ng buhay mararamdaman mo pa. Yan po ang ating nagawang quote of the day ng inyong lingkod, Vicky Osawa. Uulitin ko po. Hindi kailanman magtatagumpay ang masamang gawa sa malinis at maayos na gawa. Kaya keep on. Gumawa po tayo ng maayos dahil kailangan nating sumaya. Gusto mong sumaya, maayos na gawain, maayos na pag-iisip, at hindi madaling basta-basta nakita. Yaw na guys, shimas po. And for my yes. Sina? Hi, Miss Maki! Sorry. Miss Maki Dublin, thank you so much, thank you. Wala pa rin tayong response tungkol sa iyong love life, eh, no? Kung anong mangyayari. Thank you for the support. So, yan po mga kabayan, ang quote of the day. And every week po, may quote of the day tayo. At kung meron po kayo share na quote of the day, please do send us sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. I-send nyo po sa amin dun, and then ilagay nyo po, ma'am, share ko po ito para sa code. Pwede pong i-code nyo ito for next week or kung kailan po kami makapaglagay ng schedule. Oni guys, imas po para sa mga inquiry, kapares po ng sinabi ko, kung welfare help po, kailangan po sa Vicky Osawa Japan Sodan. At kung kailangan nyo po ng ticketing, translation, etc. at ilang services, pwede po kayong magtanong mismo sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Then please start with Vicky, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. From there po, kung halimbawa ano, pwede po kayong ipapuntahin sa Vicky Osawa Japan Sodan. Pero kung alam niyo na po ang Vicky Osawa Japan Sodan, ilagay niyo na po ang inquiries niyo doon. Onegai shimasu po, at pasensya na po sa mga nag-i-inquire na hindi kagad nasasagot. Please understand. Maraming salamat po. And for my last word, huwag niyo pong kalimutan, may last word ako. Ang aming non-profit organization ng Liberty International na bawat supportan nyo po sa amin, ticket, hotel, services, ang certain percentage will go to Liberty International. Na yan po ay tinutulong natin sa ating mga kababayan sa Pilipinas, at panoorin nyo po after po nitong live na ito, mapakikita nyo po kung saan napunta at kung ano nangyari in 2020 sa pagtulong sa ating mga kababayan na 700 katao. Negasyimas po. At totoo na to. My last word is, may we all live with love, peace, and harmony. Onegasyimas po. Minasan, keep safe. Yoroshiku. Thank you po. I'll see you then. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludatas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok